warm greetings everyone. My name is Charlie Mendoza and this is Phil Mega TV, the mega news network nationwide. Filipino, ito ay para sa inyo. Here in today's episode of Plataforma Election 2022, we have with us the brain, the father, the founder of Marcos Sara Duterte Alliance, or the Masada in short. He is again the founder of this association or this alliance nationwide and international. I am referring to you, ladies and gentlemen, and it is my honor to introduce the Undersecretary of the Department of Energy, or DOE. Let's all welcome Undersecretary Benito L. Ranque. Magandang araw po sa inyo, Undersecretary. Kumusta na po kayo? And welcome to the show. Magandang araw po, Charlie. Tsaka sa napakaganda mong programa sa Phil TV. I am honored to be with you today. Ako nag-i-engage mo, masaya ako, ibali mo masada. Alright. Thank you so much, Undersecretary. Ganun din po kami, sa pong malaking karangalan, we have you on our show. Alright. Masada. Marami pong aliyansa ngayon ang nagkalat nationwide and even abroad. It's all about the BBM and Sara Tandon for May 9, 2022 national election. Ano pong pinagkaiba ng mga nagsulputang mga alliances na yan, association, organization for BBM Sara Tandon to win on this coming May 9, 2022 national election. Kwentuhan nyo kami muna ng konti, paano na-organize itong Masada? At ikaw na nga pala ang brain and father and the founder. Po, Charlie. Nung napasama ako ni President Duterte sa 2016, naging undersecretary po. Years passed, na to 3 years na, 2019, naisip ko na kailangan may magpapatuloy doon sa magandang adikain na ginagawa ni President Duterte. All the while, I think of Inday Sara. Ano siya eh, Duterte, ano siya eh, Dugong Duterte. No? Sabi ko, si Inday Sara natin susunod sa lapa ng kanya anak. So, I organize MSDA. No? Tawag doon is Mayor Sara Duterte Alliance. Yun ang una, MSDA. Pero itong magandang kaibigan ko, yung kaibigan mo din, si Perseus, sabi niya, ang maganda, gawin mong Masada. Kasi yung research sa pangalang Masada. Yes. So, sabi niya, Mayor Sara Duterte Alliance. Kasi ang Masada, then, nag-research din ako, tama yung sinabi ni Perseus, na Masada is from Israel. It's a holy place in Israel. So, sabi ko, okay, Mayor Sara Duterte Alliance. So, nag-organize tayo ng Run Sara Run. Yes. Ayan ang tigayan po sa Sara na yun. Correct. Umiingay ngayon. Ang ingay nun, nung mag-umpisa. Galit na si VP Lini sa akin. Yes. Inintriga niya ako noon na mayroon daw isang undersecretary ng DMP na yun ang nagpasimulo ng Run Sara Run. Ginagamit ko daw yung pundo ng DOE. So, sinagot ko din sa media kasi interview na ako media. Ito ang masabi ko. Sinabihan ko si VP na if she can find, sasamahan niya ako, pumunta kami sa Diwi, if she can find a single sentado na ginasta ko, in front of her, I will resign. Right. But I will also challenge her. If she cannot find, then in front of me, she also will resign. Yes. To me, no? So, yun ang story na Masada, no? So, Run Sara Run, marami nagsuntutan, lumaki kami. Iniikot namin ang Pilipinas, no? Pinuntahan ko yun. Well, at the same time, nagtatrabaho naman ako kasi pinuntahan ko rin yung mga electric cooperatives. Pandemic na yun eh. So, what? Hindi ako natitinag sa COVID, no? Ever since, hindi ako na-COVID. Pero nung time na mag-file ng candidacy, hindi nang takbo si Inday pagka-presidente.
kahit na may nag-move na sabi, talaga. Oh, yes. Oh, kasi katay, malaki ang kanyang rating eh. Hmm. Umabot na siya ng 32%. Percent. Si BBM is 20%. Yes. Pero balak na talaga namin itandim ng dalawa. Pero sama pa that time, Sara Marcos. Hmm. Di ba? Sama. Sama. Oh, kasi it should be like that because of the solid north and solid south, no? Of course, sitting president yung ama, baka matulungan, manalo talaga siya. Yes. At nagsuccessful nun, lumakas ang rating niya. Mm-hmm. Pero, di tumakbo. Maraming iyak namin sa kumili. Naghihigit pa kami doon. Mm-hmm. No? Maraming umiyak, hindi siya tumakbo. Ang sabi niya, you say, we're still young to lead this country. Paunahin muna natin ang isang gusto kong tulungan na siyang mag-lead. Support lang tayo. Ang may sabi niya si Inday. Inday Sara. Opo. Alright. Opo. So, yun ang nangyari. Akala ko mabura na yung Masada. Hmm. Well, nag-isip ako, anong pangalan natin? Eh, Marcos ang kanyang inilurso. Yes. Sabi niya, you say, follow my lead. Hmm. Si Bongbong Marcos ang ating presidente. Also, okay nga. Also, anong mangyari? Marcos Sara Duterte ata ito. Hmm. So, yun ang sinunod ko. That's why it is 2.0. Dahil ang 1.0 ko is Mayor Inday Sara. Mayor Sara Duterte. Yes. Alayas, Masada. Yes. Then, sumunod doon is Marcos. 2.0. Yes. Masada 2.0. Marcos Sara Duterte. Layan. Yun ang story. But of course, I will tell you about Masada. Masada is a holy place in Israel. Hmm. It is a strong fortress, never been conquered by the Romans in the earlier times. And it symbolizes unity and love of country. It symbolizes courage, competence, and compassion. So, we created the Masada ideology, which is unity in diversity, emboldened by love of country. Sinusundan din namin yung panawagan ni Bongbong. All Filipinos must unite for this country and the call of Inday to love our country. Loving our country. Mahalin natin ang Pilipinas. Napakaganda. So, ngayon po namin nalaman, ano ba talaga ang ugat, no? Nung Masada, narito yung brain, narito yung father, narito yung founder ng Masada. Palakpakan naman natin yung mga nalilyang. So, ayan, kita mo naman yung ating mga supporters sa USET at natutuwa po ako, karamihan sa kanila ay katulad na rin nating senior citizen. Oo nga. Kumbaga, taga sa panahon. 63 na ako. Opo. I'll be 63 in May 9, 2022. And remember, I'll say to you, si President Rodrigo Roa Duterte nanalo sa birthday ko, May 9, 2016. Yun ang dinasal ko noong araw kasi I was one also of those kupos and tumulong sa kanya mag-presidente. No? And again? And again, ngayon. May 9. May 9, 2022. Nagdarasal rin ako at tulungan ninyo ako magdasal na yung birthday wish ko ay magiging presidente si Bongbong Marcos at ang vice presidente si Inday Sara Duterte. Yun ang birthday wish ko sa May 9, 2022. Birthday ko po. Palakpakan ulit na. Ito ba birthday natin sa kanya yan? Sabay-sabay tayong manalangin para yung kanyang birthday wish at birthday wish din ng mga Pilipino. Kasi hindi naman ang birthday lang ng tao eh. Pati birthday ng kalayaan ay dapat nating i-celebrate. Tama. At kilalanin. Alright. So, kung hindi po kayo na-invita ngayon, hindi namin masyadong naintindihan yung Masada. Akala na namin ay katulad lang ng mga kabuting ng silputan. Alright. Yeah, ngayon, to add on dun sa tanong natin, ano? Tungkol dyan sa Masada. Kayo ay nagtrabaho na sa gobyerno ng ilang pung taon? Well, I started my stint at the office of Senator Nini Pimentel, yung idol mo. Yes, oo. Oh, kanina nga, napag-usapan natin. Yes, opo, yes. No? For 12 years, I started in 1998, pero nagiging tagapagsunod ako niya noong 1980s pa. At saka, 1994 mali, sumama ko sa kanya. Sa kanyang political journey. Tapos, nung natapos yung 2010, doon na-transfer ako kay Senator Coco Pimentel. But of course, ako din yung isa sa mga nagmimintin ng kahit moriban yung partido, ako yung Deputy Secretary General for Mindanao. Hanggang one time,
inapoint ako ni Coco na Secretary General by the time nung pinatakbo na namin si Mayor Duterte din, no? Tsaka, unang-una, ako din yung nag-lead sa mga PDP laban sa Mindanao na in 2016, magkaroon ng taga-Mindanao na presidente kasi wala kami. Oh, kaya nga, ito lang masabi ko, si Inday, naisip din niya na vice president nila yung tumakuan dahil papasalamat niya din yan sa mga taga-Luzon at Metro Manila. Dahil noon kaming araw, ang Mindanao ay hindi makapatakbo or hindi cannot afford to win a presidency because we are small voting population. Ano lang kami? 12 million lang. Right. Kahit na we join with Visayas, we constitute 43% lang ng total voting population of the Philippines compared to the 57% of Luzon, balance Luzon at Metro Manila. So never in this history na makapapresidente yung mga. Kaya na, hindi kami nag-successful kang Maning Pilaes, Vice President, right. Tito Ginguna, yeah. Nene Biminde, wala tayong chance. Ha? But, nung nag-ano tayo, we plead to the people of Luzon and Metro Manila, tulungan ninyo kami na makapapresidente in the person of Rodrigo Roa Duterte. Natupad yung wish namin because of the Luzon people and Metro Manila. Kaya nga ako po, si President Duterte at si Inday Sara, malaki ang kanyang pasasalamat sa mga tao sa Luzon at Metro Manila na kung hindi dahil sa kanila, hindi kami magkaroon ng presidente. For the first time in our political life, nagkaroon kami ng presidente. Coming from Pinalaw, Mindanao. Dahil sa inyo po, ikaw po yung taga-Luzon, di ba? Yes po. Opo, salamat po sa inyo lahat. Kami po. Kaya nga, sabi ni Inday, dito muna tayo kasi sila na naman. Kasi tapos na tayo yung papa niya. So siya na naman. Pero balang araw, after President Bongbong Marcos, baka maibalik na naman din sa Mindanao ang presidency. Very good. Iyon ang sinasabi din na continuity. Yes. Kasi started by President Duterte, yes. Continued by President Bongbong Marcos, then again continued by also. Kaya na Inday Sara in 2020. Kaya dapat palakasin pa ang alliance dahil kung may continuity, talagang may resulta kaysa putol-putol. Very well said, Undersecretary. At tuloy po ay naniniwala at kaisa ng sambay ng Pilipino. Eh hindi naman po naipanalo lang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng boto eh. Kung hindi naipanalo talaga siya, he is the one anointed by Opo. The Almighty God. Opo, destiny. Di ba tama sinabi natin? Di ba? Kasi kung pag-aaralan mo mga statement ni President Duterte before, eh, pasang-awa nga lang daw sa salo. Oh, 75 na pero ito mo naman resulta ng ginawa. Ah, sabi nga ng mga political analysts, there will be no another Duterte or PRRD no? In the history of Philippine politics. Balibang ang Jesuli ang mag-intervene doon sa panahon naman ni Inday Sara, sakali, loobin ng Panginoon. Natuloy natin itong ating mga pagtatanong sapagkat napakahalaga po na mabusisi natin itong Masada sapagkat hindi naman po sabihin natin na kaya po may ganitong opportunity para bigyan lang ng pagkakataon yung isang organisasyon. Actually, open po ito sa lahat. Yusek, ang dami okay. Na po nating na-interview rito. Okay. Now, kayo po particular, Undersecretary, taga saan po kayo? Ako po ay taga, pinanganak ako sa Balinguan, Misamis Oriental, isang maliit na bayan sa Misamis Oriental. When you go to Camiguin, that is the portal. O punta ka doon, doon ka sasakay ng lansa. Bako. Tapos, nung nag-asawa ko, nakatira ako sa Medina, Misamis. Doon taga-Rome yung asawa ko. Pero I came from a humble family. My father died when I was 6 years old. And he was driver before the Bukidnon bus. Tapos sumama ko is a lonely woman. So pareha rin akong matagal akong natapos pag-aral. Tsaka ang maganda lang doon, nagiging recipient ako ng study now pilot na inibisan ni President Ferdinand Marcos. Correct. Naalala ko pa po yan. At muntik na rin akong mapabilang doon. Kaya lang nag-self-supporting din ako. Supporting, wala akong. No, kaya at least nakapagpatuloy din po ako sa koleyo. Pero alam ko yung sinasabi ni Yusek. No? Doon sa mga
Generation Z and the Millennials, sana maibalik yun, no? Okay. Sa panahon ngayon nung darating na panibagong administrasyon. Tsaka meron na akong didagdag, nahubog po ako sa mga ideolohiya. Nung araw, di ba, panahon ni Apo Molacay, barangay, ano tayo, kabataan barangay? Yes po. Kabataan barangay, okay. No? Inubog tayo ng Pilipinismo, Pilipinism, yes. Country, right. Diba? Yung may kanta pa tayo, may bagong, may bagong silang, yung mabuhay ang Pilipino. Correct po. Diba? Tama po. O, pag wala na si FM, iba na naman pumalit na ideolohiya. Nagiging sumama na yung ako ng kina, sila particularly kina Senator Nene, yung mga kausa niya, ideolohiya nila, kaya ako naging Pilipilaban. Pero ito lang masabi ko, dahil nahubog ako sa dalawang ideolohiya, na-compare ko. Meron akong comparison. For example, tinatanong nila ako bakit ako ng Bongbong Marcos. Kasi nung araw, maliban sa kabataan barangay ako, nakita ko na, di ba, Nutriban. Mm. Yung snack na libre. May yes. Na maraming libre noon. Yes. Nutriban. Mm. Bulgo. Correct. Yellow corn. Yes. Skin milk, yung powder milk. Correct, correct. Diba? Correct. Kasama tayo. Hindi, nabutan ko yan. Nabutan ko yan. Yun. Tsaka, mura ang bigas. Hmm. Marami siyang programa. Meron kang libre yung dentist. Pati yung mga injection. Injection. Takbo nga kami. Takot kami ng injection. Sanitary inspector. Sinabi mo yan. So, nakita ko, no, sa yung panahon niya. Sumama lang ata nung kaya nag-marshalo siya, nakita ko, na-remember ko na yun dahil doon sa eduluyang komunista. Mm-hmm. Diba, pumasok yung komunisim. Eh. Yes. At that time, malakas din yung eduluya sa komunismo. Correct. So kaya nga siya nag-marshalo. Naintindihan namin yun. Pero nung siguro, bunga na rin sa katandaan ni Pim, medyo hindi na siya masyadong makakakonsyara ng liga, kapatandaan na, no? Pumasok itong mga komunista. At kaya nga, nung panahon na yun, marami din nahubog doon sa activism. Kasi, siyempre, dumating na yung panahon na parang overwhelmed yung tinuturo ng mga komunista. Yeah. And then, tayo din doon, nakikinig din tayo sa kanila. No? Hanggang nagkaroon ng IDSA. Pero, after IDSA, hinawakan ng mga Aquino for 30 years from Cory to Pinoy. Yun ang Aquino era. Nakita ko yung diferensya na kasi as a follower of Ninoy Pimentel, ang amin namin noon, ang aming pananaw is democracy, reserved democracy. Pero ngayon na-analyze ko, saan ang demokrasya napunta? Napunta ba sa tao o napunta sa ilang tao lang? So the democracy na pinakamatyan ni iba noon, napunta sa mga oligarkiya. Yun ang nakasi, sabi ko, kaya nga interdeos walang nangyari sa bansa. Dahil na-control tayo sa mga oligarkiya na ilang pamilya lang sila eh. So sila lang ang, so kaya nga, naisip ko, I compared, dapat ibangon muli, sasamahan ko si Bongbong, na ibabong muli yung ginawa ng kanyang ama. So may ginawa pa si Presidente Duterte, di ba? Nilibing ni Presidente Duterte ang ama ni Bongbong. So ibig sabihin, this pandem, of these children of the late Apo Molacay and President Duterte is a good match. Is a good match para sa akin. Kaya nga, tudo ako sa masabi. Okay. So, to wrap it up sa sinasabi ni Undersecretary, no? Sa panahon ni President Marcos, yung Pilipinism. Pilipinism? Yeah, sa panahon naman binabanggit mo kay Nene Pimentel, Democracy. Kasi yung first people power, yes, nangyari sa Cagayan de Oro, yes, dahil doon sa inulong lugar siya. Pero nung nangyari ang rally the other day, nagtatanong sila bakit ang Cagayan de Oro, which is the bulwark of people power, hindi ngayon Bongbong Marcos, Sara Duterte, lumuso ang tao. Sabi ko nga, because there is a comparison. We are so blessed. Narito po si Yusek Ranke. Your parting words, okay. Undersecretary? Lumalaki na po ang masada. Hanggang ngayon, hanggang siguro election day, may masada pa. Masada sa umaga, sa hapon, sa gabi. Maraming nagmamasada. Maraming gustong sumama sa masada. Dahil hindi matatapos sa masada, this is a long life crusade for the country. For now, ipapanalo muna natin
si Bongbong Marcos bilang presidente at Sara Duterte bilang ating presidente. And we have to protect the votes by all means. Thank you po. And with that, ladies and gentlemen, maraming pong salamat. That concludes another edition of Plataforma Election 2022 dito po sa PhilMega TV. My name is Charlie Mendoza. Hanggang sa muli po. We'll be right back.